Yun, what's up guys? So yun, no? Tagal nating nawala. Well, eto, pakita ko lang naman bago kong paglalaro, pinaglaruan ang Redmi AC2100. Ayan. So, mumimo na rin tong router na to. At saka worth maximum 2,000 siguro to guys. Shopee, Lazada, or kung saan man kayo nag-shopping online. Tapos, ang router na to guys is almost same lang din. Almost same, pero sa RAM siguro sila nagkaiba ni New Wi-Fi. Pero I bet mas malakas talaga to kay New Wi-Fi. Tsaka, based sa mga nabasa ko talagang review sa kanya, is mas stable ang 2.4 GHz Wi-Fi niya. Tapos, 4x4 MUMIMO ang kanyang 5 GHz. Kasi ang sabi ni Redmi, meron na itong gaming router to. Gaming prioritization. Dahil sa 4x4 MUMIMO ang kanyang 5 GHz. Hindi ko alam kung dahil ba doon sa apat dito guys is 5 GHz. Sa mga antena niya, apat dito yung 5G. Tapos dalawa lang yung 2.4G. Pero yung 2.4G niya naman, syempre mas malayo ang range. Although mas mabagal siya dun sa 5G, pero mas malayo naman ang range niya, 'di ba? So kung ako ang hihingan nyo ng opinion, para saan ba si Redmi? Well, mas maganda talaga siya pang personal use, lalo na dun sa mga nag-online games. Eto siya. Eto guys. Pero gagawin ko siya guys for VLAN. Yes, ibibreadweb ko siya. Meron na kasi siyang breadweb. Credit dun sa mga Chinese. So, I love China. Ayun guys, so gagawin na natin siya. Tsaka ang users na capability niya is up to 128 din. RAM tsaka memory niya is 128 din. Tapos ang chipset niya is kagaya lang din kay New Wi-Fi. Pero sa OpenWRT, konti pa lang din yung firmware na compatible sa kanya. OpenWRT tsaka Padaban. Yun pa lang yung mga gawa ng firmware para sa kanya. So, check na natin guys kung paano. Redmi AC2100 Dual Band Router. 1.8 to 2,000 pesos po ang price niya. So, ayan siya guys. Okay. So, let's go. Pakita ko sa inyo kung paano siya gagawing. OpenWRT or Padaban. Tapos, breadweb na rin para mas mabilis siya magpalit ng firmware. Okay. Tapos, pwede mo rin naman siyang ibalik sa stock. Meron din. Okay. Let's go. Yun, what's up guys? Iyan, sige na. Iyaano na natin to. Che-check na natin. Inopen ko na siya. So, ayan. 192.168.31.1. So, yan po ang IP address niya guys. So, ayan. Nagkaroon na siya ng ping. So, ayan. May ping na ang ating router. So, naka-auto naman yan. So, ayan na siya. So, yun guys. Kailangan pala natin siyang ikabit sa internet. Ayan. So, ikakabit ko na siya. Ito po yung tabi ng power. Yan po yung one port. Internet yung nakasulat sa likod guys. So, tayin lang natin na magkulay green uli ito.
Wait lang, kita ba sa video? Ayan, ilaw to guys. Ayan, magkukulay green yan. Check natin. So yun, naka okay na siya. Redmi Admin 123. Yan. So ayun, okay na ang ating Wi-Fi access. So pwede na natin siya ma-access through Wi-Fi guys. Ayan. So connect Admin 123. So ayan. So ito kasing computer ko guys is dalawa ang access point niya, isang LAN at isang Wi-Fi. So ayun, connected na siya sa Wi-Fi. At the same time, parehas lang din. Ayan. So IP na ito 69. Ito IP niya is 116. Okay. So i-configure na natin siya guys. So ang nilagay natin password kanina is admin 123. So yan. Yun. So guys, kagaya rin ng ginagawa natin dun sa new Wi-Fi, para maintindihan natin yung mga nakasulat dyan, is ita-translate to English nyo lang po siya. Yan. So translated to English na siya guys. Yan yung status niya. So setup. Yan. Dito na tayo sa common settings. Ayan. Tapos again, hindi siya naka-auto-translate. So, itatranslate pa natin siya. Ayan, guys. Ito yung, kung makikita nyo, meron ditong nakalagay na na Wi-Fi dual frequency N1. Ito po yung sa ibang router, kung makikita nyo, is band steering. Which is, binuboost nito yung capability ng Wi-Fi. Yes. So, kung ito turn on nyo yan, guys, actually, hindi nyo siya, ayan. Turn on nyo lang siya, guys. Naka-off pala kasi siya. Yun. So, click nyo lang. So, antayin nyo lang yung settings niya. Tapos, palitan nyo na siya yung SSID ng ating router. So, kung personal use mo gagamitin to guys, ganito lang ang gagawin mo. Saksak mo lang siya. Power. Tapos, kailangan mo lang ng extra LAN cable. Iko-connect mo lang, guys, dito sa internet mo. So, kung makikita, kung mapapansin nyo kasi, guys, dito, meron akong router na isa. Yun yung, ito yung ISP ko. Ay, hindi pala kita. Sorry. Basta galing sa router na ISP, connect nyo sa LAN from LAN 1 to internet. Ayan, for personal use to, ganitong setup. Ayan, so naka-band steering na siya guys. Pag naka-band steering guys, ang makikita nyo na lang na SSID is isa. So, kung ano yung nakasulat sa SSID ng 2.4, yun na rin yung SSID ng 5 GHz. So, magiging isa lang yung access point. Ay, access point. Tama. Ay, basta isa na lang yung SSID nila. Ano ba yan? Tapos, ayan. So, palitan nyo lang din yung password. Ayan, ito yung password ko kanina. So, kayo kung bahala na kayo kung nilalagay nyo dyan. Ito yung for personal use kung paano siya sineset up. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, meron din ditong standard energy saving. So, syempre, mas gusto natin palawakin yung coverage ng ating Wi-Fi. So, click nyo lang dito sa through the wall. O, diba? So, hindi ko pa alam, ha? Tatry pa natin. Tatry ko pa kung gaano kalayo yung ma-access. Kung gaano kalayo yung Wi-Fi range. Ayan. So, internet settings. Meron din tong, ano guys, meron din tong COS. QoS. Yes, meron din siyang QoS, guys. Naka-DHCP siya. Ayan. Meron din siyang PPoE, static. So, sa one port niya, guys, meron din kasi siyang smart
Smart nga pala to, guys. Ayan. So, switch mode. Ito yata, guys, yung parang magiging... pwede mo siyang gamitin, ano, guys, eh. Tawag dito. Basta yun na yun. Repeater mode, parang ganun. Enable wireless. Di, ba't ko ba pinindot yun? Tamihira. Ayan. So, sige, tour na rin natin, guys. Actually, first time ko lang din naman tong check para nakita nyo lang din kung hindi pa kayo nakakabili. So, pag nakabili na kayo, hindi na kayo maliligaw. Ayan. Kung saan-saan tayo pupunta ngayon. Kasi wala talaga siyang English. Talagang itatranslate mo lang siya, guys. Ayan. So, hindi gumana yung smart gateway sa security center. Ayan. Translate to English. So, pwede ka rin mag-blacklist, no? Ayan, no? Pwede ka rin mag-tanggal, guys, kung sino ayaw mo pakunakin sa wifi nyo, sa bahay. So, ayan. LAN IP. So, pag in-off mo to, guys. So, LAN IP 131.1. So, ayan. Siyempre, hindi naman natin i-off yan kasi hindi na tayo makaka-access uli sa kanya. Okay, not sure. So, dito na tayo, guys, sa ngayon sa system status. Ayan. So, sa system status, ayan yung makikita nyo. So, dito tayo ngayon sa advanced settings. Andi rito yung ayan. QoS. So, pag inon nyo itong QoS, ayan, lagay nyo lang yung desired, so 10. Tag 10 Mbps lang yung ibibigay nyo sa ibang co-connect, ayan. Okay, diba? So, kontrolado na, guys. Meron din siyang, actually, meron din siyang port forwarding, guys. Ayan. So, kung meron kayong mga codes, may mga... port priority natin, ayan. Bahala na kayo kung paano nyo gagawin yan. Check natin yung others, ayan. DHCP. Device no settings, ayan. So, may DNS din siya. Add services. Oh. Ayan. VPN, kung may VPN kayong ginagamit, ayan. Add services, smart VPN upload, Xiaomi service Go VPN. Okay. So, yun guys. Na-tour na natin si Mi, ay si Redmi. Ayan, si Redmi, na-tour na natin si Redmi. Ayan. Ay, sorry. Ayan. So, ayan guys. Na-tour na natin siya. So, balik na tayo dito. So, di na kayo siguro masyado malilito niyan guys. So, naka 10 Mbps yan. Oh. Ayan o. Oh. 10 Mbps na yan o. Oh. Oh. So, isa lang nakakonect sa Wi-Fi. So, sa LAN. Ayan. So, ito yung... tawag dito guys, yung sa ISP ko. Ayan. Ito yung sa desktop. Ayan. So, ayun guys. So, gawin na natin ha. Okay, una muna sa lahat. So, kung na-setup nyo na to on the first run, nasilip nyo na kung ano yung stock firmware nya. So, naglagay ka na ng password, diba? Nilagay ko yung admin123 lang. So, ayun. Ngayon, lagyan na natin siya ng breadweb. Okay, paano nga ba natin siya lalagyan ng breadweb? Ito yung instruction. Ayan. So, may lumabas na. Ito.
So, una-muna, ayan, turn on mo yung telnet. So, telnet, ayan. Telnet. Type mo lang telnet sa search. Ayan, tapos lalabas yan, guys. Windows features. Ayan. Click lang natin yung telnet client. So, pag na-click mo na yan, guys, tapos in-okay mo, for sure, magre-restart yung PC. So, akin kasi naka-on na. So, okay na ako doon. Ngayon, after naman yan, number 2, turn off lahat ng antivirus, firewall, etc. Paano? Start dito. So, Windows 10 yung gamit ko. Update and security. Windows security. Virus protection. Dapat naka-off. Firewall. Off din. So, ayan. Naka-off na lahat. So, kung yung sa'yo, naka-on pa lahat kung anong mga antivirus mo dyan, off mo. Ayan. Ngayon, dito na tayo sa 3. Connect mo yung... Kung napansin mo, pag bumili ka nito, may pre-cable to eh. LAN cable. So, connect mo lang siya, guys, dyan. Yung unang ulo ay LAN dito. Pag-connectin mo yan, guys. Ayan, ganyan, no? Ayan. Nakikita nyo ba? Connect nyo yung internet papunta sa LAN port 1. Tapos, sa LAN port 2, yung PC nyo. So, ayan. Okay na tayo ron. Number 4, disable lahat ng internet, wifi, VPN. Ayan. So, natira na lang is yung sa PC port. Tapos ngayon, imo-modify natin yung IPv4 ng ating port. So, ayan, properties, IPv4, lagay natin yung IP. Sabi dito, 192.17, ayan, ay 31.177. So, ayan, 177, tama naman, okay. Tapos tab, 8.31.1. So, okay. Okay. Close. Tapos ngayon, open ka ng browser. Lagay mo dyan, 192.168.31.31.1. So, ayan, gablay ang unang sabi ko. Admin 123 lang nilagay ko para mas madilis. Tapos, click mo to. Click mo tong bilog, yung globo. Tapos, gawin mo siyang PPPoE. Tapos, 123.123. Wait lang ha. So, ayan guys. 123.123. Tapos, okay mo lang. Ayan. So, antayin lang natin. So, okay na siya. Ayan. Tapos, punta na tayo ngayon sa... Ayan, install mo na yung package. Ito yung package. Open mo to. Extract mo yun, guys. Ito yan, no? Extract mo. Tapos, ayan. Tapos, install mo to. Ncap. Ayan, 00911. Ayan, no? Tapos, open ka sa browser. Ayan. So, na-install mo na to, di ba? Ayan. So, hindi ko na yung sa akin i-install. So, ayan. Ay, ito yung ginawa natin kanina. Tapos, ayan o. Number 2. Diba, after mo ma-install, unzip, install. Number 2, yung password 123123, PPOE. Ito yan. Tapos, open command text. Ayan. So, saan ba yon? So, ayan. Open command text. Saan ba yon? Dito yan, dito. Ayan. Ito sa pinakababa, ayan o, telnet. Ayan, copy mo yan, control C. Ayan, copy mo, okay? Once na na-copy mo na yun, guys, pindutin mo lang ito. Ayan. Tapos, may lalabas dyang isa pa, enter mo lang. Ayan. Okay. May lalabas. May lalabas. So, click mo lang yung Y, ayan.
Once na nakompleto na to dito ha, ito. Click mo lang yung Y. Kasi ito, may lumabas na isa. Ayan, lumabas pa. So, ayan. Pagkatapos ng task, right-click mo. Ayan, tapos enter mo. Ayan. So, after nyan, guys, ngayon, dito na tayo. So, antayin mo lang yan. Hinayaan mo lang siyang mag 100%. Ayan, naka 100% na pala. So, yun, guys, after nyan, mag 100. So, ito na tayo dito. So, copy mo to. Tapos, CMD. Ayan. Right-click mo lang. So, yun. Nag-bootloader na siya. Ayan lang natin siya matapos, guys. Magre-reboot si ating router pagkatapos niya yan magawa. So, panoorin lang natin siya. Ayan, ha. Pinapanood ko lang. Ay, hindi ko pala na-enter. Ayan. Ayun. Sorry. So, ay enter nyo pala dapat. So, ayun, nagre-rebooting na siya, guys. So, after nyo siyang ma-reboot, ayan, antayin lang natin mga 1 to 2 minutes. Tapos ngayon, ayan, wait lang ha. So, ayun, guys, nag-connection lost na tayo. So, X lang natin to. Tapos, punta na tayo rito. Click lang natin yung IPv4. So, ayan. Okay, okay. Close. Bunutin na natin sa power. Tapos, hold natin yung reset button. Ayan. So, hold natin yung reset button. Ay, nasira. Reset button for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saksak yung power habang naka-hold pa rin yung reset button. Ayun, so nagbi-blink-blink na siya, guys. Ayun, nakita nyo, dalawa yung nag-blink. So, ayan, bitaw. Ngayon, punta na tayo kay browser uli. Click natin 192.168.1.1. Boom! Success! Breedweb! Yan. Spill. Okay. What's up? Pastilan. Hi, nako. Yan. So, after na natin ngayon, guys. So, alam nyo na kung anong next. Siyempre, hanapin na natin yung pinaglalagyan ng ating... Ayan. Dito na tayo sa bridge. Ayan. Ito yung file na yan, guys. So, may padaban, may OpenWRT. Okay? So, asan ba yung... OpenWRT ko. Ayan. Ayan, firmware. OpenWRT. Ayan. Huwag kayo mag-alala. Sasama ko rin yan sa link. Ayan. Ay, hindi. Hindi pala yan. Tama ba? Ah, tama pala. Ito. OpenWRT. Ayan. So, para mas sure, wait lang. Padaban kasi yung hindi rito eh. So, padaban niya yung hindi dito. Sige, isasama ko na rin sa ano, guys. Basta, ayun. Ayan, firmware official, complete package. Ito pala, complete package pala dapat. Hindi pala dyan. So, dito tayo sa OpenWRT. So, ayan. Sasama ko to, ayan. OpenWRT complete package. Ayan. So, enter. Wait lang, guys. Easy. Oops. So, I guess, kailangan ko pa siyang... Mali. So, hindi ito.
Wait lang ha. So ayun guys, eto nakita ko na siya. Actually may breadweb na siya, so wag na tayong kabahan dahil kahit magkamali tayo ng firmware, balik lang din sa breadweb. Official boot. Ayan, Mi Wi-Fi, old mousey, ayun. Old mousey pala guys, ayan. LMZ. Padaban yan, padaban. Meron dito tayo sa OpenWRT, bottom bag, ayan. So, enter lang. Ayan yung pangalan ah. So, ayun. Wait natin. Kita nyo yung kamay ko, pinagpawisan, no? Pinagpawisan kasi baka ma-brick ko, eh. Sayang na. Sayang naman, di ba, pag na-brick natin. So, ayun. Open lang ulit tayo ng ping. So, 191.1.1. Check natin kung magkakaroon na siya ng ping. Once na nagkaroon na ng ping yan, okay. May lumabas ng isa. Okay, reset timeout. Request timeout. Ah, ayun guys. So, kailangan ko na palang tanggalin to. Ayan. So, tinanggal ko na siya guys, ha. Oops, nag-general failure. Sabit ko siya rito sa LAN 1. Ayan. Yun. So, okay na ang ping. Peng. Peng. Ano ba yan? So, ayan. At, OpenWRT na siya. Yun nga lang guys. In-check, no? So, ang password nito is password data. Ayan. Yun! Yun! So, paano nga ba natin siya papayitan ng English? So, hindi ko muna siya mapapayitan ng English. So, try natin siya lagyan ng internet. So, paano natin siya lalagyan ng internet? So, kukunik ko muna siya rito. Ayan. Tapos, ilalagay ko siya dito sa internet port. Ayan. Tatry natin kung magiging English natin siya. OpenWRT. Pero syempre, bago ang lahat, ipopost ko muna to doon sa ating page. Ayan, na-success. Ayan. Sorry ha. Ayan. So, okay din yung ano niya na. Ayan. Woo! So, try natin translate to English. Kung mag- yun! So, gumanda siya, guys. Yung ano. Dali. Na natin kung may internet. What? May internet na. Saan ka pa? Interface. Wireless. Switch. So, ayan, guys. May switch. So, alam nyo na next. Pag may switch, bilan capable. Alam naman natin yun, guys. Ayan. So, interface. Translate to English ulit. So, ayan. Status overview. Hanapin natin yung saan dito guys. Para maging ano natin yung para mapalitan natin yung ano, tawag dito yung ayan, package tayo guys. Install natin yung package. Refresh list mo lang. Para gawing English natin siya, English. Narito 'yon. Well, hindi ko pa alam. Ah, yun. Dito pala. Ayun. So, i-upgrade ko na siya dito sa complete package, guys. Ha! Nakita ko na. Pala yun. What's up, you? What's up? So, dito lang tayo sa updated. OpenWRT. Ayan. Wait lang natin. Wait lang. Yes! Oh my God! Oh my G! So, ayun, guys. Ayun, ayun. So, sa mga bagong subscribers natin dyan, pasensya na po kayo. At pasensya na rin po sa lahat ng mga hindi ko ma-entertain. Well, super busy talaga ang buhay. Ganyan talaga. Sige na, tumahimik ako ng 3 weeks. Actually, dapat itong nakaraang pag ginawa ito, kaso busy talaga guys, promise.
So ayan, hintayin lang natin siya. So check natin yung ping. Close na pala natin itong mga to. Ayan, so bumalik na yung ping niya. Pero wait lang natin, nag-auto, ano naman si, ano, OpenWRT. Ayan, 192.168.1. Uy, bumalik sa bridge web. So ayun guys, huwag na huwag yung gagawin yung ginawa ko. So hindi pala pwede si complete package. Ayan o. So hindi si pwede si complete package guys ha. So, huwag yun ang gagawin yun. OMG. Yun ang gagawin yun guys. Huwag yung gagawin yun. Yung ginawa ko. Sa failed. Request timeout pa. So, hindi pa siya tapos mag-flash. Yun. So, hindi pa natin siya na-explore guys ha. So, nasa ano pa lang tayo. Nasa bukana pa lang tayo ng pintuang banal. Ayan, ha? Uy, nag-general transmit failure. So, ayan, okay na talaga siya. So, password, ha? Small letters. So, palitan na lang natin uli. So, translate to English nyo na lang, guys, para maintindihan nyo. So, ayan. Ituturo ko lang kayo, guys. Ituturo ko lang kayo. Yun, language. Auto. Team, boots, prompt. Save and apply. So, hahanap pa tayo talaga, guys, ng package niya for tawag dito. Hahanap pa tayo ng package niya for tawag dito yun. Hahanap pa tayo ng package for English language, okay? Hindi ko lang alam pag pinindot to refresh list kasi dapat may download button to eh. Anyway, basta yun na muna tayo. Ito muna tayo guys. Ayan, tinuturo ko lang kayo. LED configuration. Ayan. Mount point. Ano pang mount point na to? Okay. So, wireless niya guys. Ayan. So, scanning, modification. Translate to English. Ayan. So, wireless N. Okay, 20 MHz. So 20 dBm. Ah, parehas lang din naman siya guys ng ano. Ayan. So access point, point to point, access point WDS, client WDS, ayan. Wireless security, filtering, advanced settings, ayan. Advanced country world, ayan. So dito tayo sa advanced option, dBm up to 100, ayan, 20. So, yun lang guys. Well, alam nyo na kung anong mga next na mangyayari once na sinundan nyo to. So, ayan na, success. So, check na lang po sa description below yung mga files na kailangan. Siyempre, utay-utay nyo lang yung pagsunod din sa video to, okay? So, kompleto sa Ricardo's naman na yung tutorial na to. So, ayun lang. Kaya minsan, iwasan natin mag-skip. Okay? So, yun lang guys. Thank you. Have a good day. New Xiaomi Redmi Router AC 2100. Okay! Woo!